So, magandang gabi sa inyong lahat. So, magbabalik na naman tayong muli. Ayan. So, ito natin yung repair na isa. Isiship natin sa Taguig. Okay. Ngayon, ito naman ang ating next job today. So, video card po siya. So, ang sabi ng ating customer, from, ano to? I think from Makati. Makati itong video card. So, sabi na ang ating customer, may power, umikutang pa, nag-spinning, pero wala siyang display. Ayan. So, hindi yata siya GeForce eh. Ayan, MSI. So, MSI yung kanyang sobrang dumi. Sobrang napakadumi ng ating i-re-repair. Ayan. So, may mga spot siya ng basa. Ayan, basa, spot. Sabi, nag-spin daw yung pan. Pan spinning. Pero walang display. So, alamin natin ngayon kung bakit siya walang display. Okay, may kasama siyang takip. So, MSI yung ating re-repair. 1050 Ti MSI. So, simulan na natin. Simulan natin siya dito. Okay. So, silipin muna natin siya sa microscope. Ayan. So, ilip ulit tayo sa microscope para okay. Para makita natin kung mayroon siya tama ba? Okay. Pakita ko sa inyo sa display natin para makita nyo rin ang aking nakikita. Okay, let's start. So, may basa siya dito. Ano bang nasa ilalim na ito? So, may capacitor. Pansin natin siya. Hindi ko pa siya itong kita. Okay. Yan. Okay. Yan guys. Siya na kaya, may tali ng aking. Ayan. So, sobrang dumi niya. May basa siya dito. Kita niya naman may basa. Ayan. So, inspect muna natin. Baka may tanggal na pyesa. So, wala naman. Wala naman pumutok. Okay. Ah, ito. Ano ito? Sobrang dumi. Ayan. Okay. So, wala. Dahil walang display, so, maglinis muna tayo. Automatic naman yan. Pinadala sa atin dahil walang display yung ating video card. So, linisin muna natin siya. Hindi naman ito papadala sa atin kung may display. Ayan. So, kaya cleaning ko muna siya. Kaling ko lang ito. So, illustrate na pala ang ano niya ito. Illustrate niya ganyan. Mukhang hindi pa siya nabubuksan guys. Hindi pa nabubutas yung ano. Pero illustrate yung tornilyo. Hindi ko alam kung paano binuksan. Pero, spread na yung tornilyo yung tatlo. Ito, hindi. May seal pa. Siguro, nung pinagpa-repair. Baka nilagyan ng seal. So, ito ay 1050 Ti 4G.
Ayan. Tanggalin natin ito. Istirin natin bilang tayo ng 5. Kung shorted. 4 galing sa kaliwa, sa kanan. Okay. Sa body. 1, 2, 3. Tama ba, sir, saan tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Hmm? 4 pala. 1, 2, kasi grand yung ano. 1, 2, 3, 4, 4. Hmm? Sa kabila ba yun? Sa kabila ba yun? Ah, hindi. Yes, hindi naman siya shorted. Check natin kung shorted yung kanyang mga MOSFET. Coil muna, coil. Okay. 12 volts coil. Hindi siya. 1.8. Ah, ito ba? Ito ba yata ang 1.8? Baka ito ay 3.3. So, hindi naman siya shorted. Ito, coil. Coil. Hindi rin. Sa ating 5 volts. Input, output. Hindi. Put. Hindi naman. Sa gate. So, gate. So, gate. Kasi ito ay hindi to gate. Okay, dito ang gate mo. Gate. So, hindi shorted ang gate. Ayan. So, caps. Capacitor. Sukatin natin kung healthy pa. Healthy pa ang kanya. Try natin. Ay, nasa buhar pa. So, gate 10 kilo ohms. Gate 10 kilo ohms. Gate 7.7 mega. Gate 3.0 mega. 3 mega. 7.8. Okay. Tignan natin yung ano. Sa kanyang drain. So drain source pala. Memory. May nag-alarm ang ating alarm at gabi na. Ito wala ka pa sa tapos kaligit mali 1, 2, 3, 4 4 gig magpikiyan, tama ba? So basa siya dito nag-roded
So, wala ko nakitang shortcut. So, maglilinis muna ako. Linis. Bakit pala tayo maglilinis? Ah, sa bagay. Linisin na muna natin. Matik naman yan eh. Repair natin. So, linisin na nga po natin. Yan. So, kasi madumi siya. Lami tayo na locker blue. So, locker blue. Nagaling muna natin yung screen para di magbasa. Madumi na ng aking table, marami na tayong na-repair, kaya madumi. Lock-up, please. Clean. Saan mo na natin ang lockout loop. Lambot na natin. Saan lambot muna yung gamitin natin. Ano yung matikal na pieces. Sana mapagana ulit natin ito. So, click tayo ng 1050 Ti na pa-repair. Nung nakaraan sa Pasig, engineer yung may-ari. Ambutin lang natin ito guys. So, nag-chat sa atin. Hindi tayo makontak ng ating para sa deliver. Wala naman tumatawag.
Mabad ko lang yan. Ilang minutes. Okay. Malambot na siguro ito. So, pwede na siguro natin ito. Tuyuin. Medyo may sabi sa bandang ito. So, tuyuin natin siya. Gamit ang pamunas. So, start natin, testing natin. So, saksak natin sa voltage. Okay. Testing natin siya. Okay. Dito para kita. Dito tayo natin. Test, lalat natin ang test point. Okay. So, ground. Meron tayong 11. Okay, may output tayo. Okay. 5 volts. 5 volts. Okay, 3 volts. 11, input. Output, 3 volts. Input, 3.7. Oops, may init. Sabunot. Scroll down natin ng kaunti. So, may output tayo. After cleaning, na-cleaning na natin yan. Okay, malamig na. So, banata na rin natin. Okay. So, RAM. 1.5. Okay? Sa coil D sa kabila. So, meron siyang 1.5 supply ng memory. So, dito. So, wala tayo dito. So, dito. So, ang ating 1.8. 1.2 dito. Supply dito nga. Check natin. May 11 volts, may input tayo. So, dito sa gate, sa source, source, drain, sa drain. Patama ba, drain? May init na siya. Bali, ito ang gate. Ito ang pasok. Drain, pasok. Tapos ito ang source. Okay, source ito. Ito ang drain. Gates, source, drain. So, pasok. Ah, tama ba? Nalimutan ko na natin yung source and drain. Ito ang drain. Yung pasok. Ang source na sa nilalabasan. Okay, cool down na. Check natin kung may output, okay? So, kailangan meron siyang 0.8. So, wala. Ah, meron. 0.8 meron 0.11 volts dito ah.
1.1. Sir, pa. Okay, mainit na. It's hot. So, ayan. Titesting natin kung ano. Medyo kompleto ang voltage natin. Subukan ko siyang i-testing. Bali, cleaning muna yung ginawa natin. Kasi static lang yung kalimitan kasi static eh, pag walang display. Nakakaroon siya na static. Ayan. Testing ko muna, testing muna natin siya. So ayan, i-testing natin dito. Gamit muna ako ng DVI. Display port. Display port tayo. Power on natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng display. Power on. Okay. Ayan. Nagkaroon siya ng display. Sa display port. Try natin sa HDMI. Na may display siya. Via display port. Patay natin. Try naman natin ang HDMI. HDMI. Okay. Ayan. HDMI tayo. Power on. Ayan. Tingnan natin kung may display. Sana meron din. Ay, wala. Antayin natin. Baka magkaroon ng display. So ayan, wala siyang display, pero meron siyang ilaw sa keyboard, wala lang display. So wala tayo sa HDMI, patayin muna natin. So, wala tayong schematic nito. Patayin natin sa DVI, negative. Sana meron. Meron siya sa DVI. So power on natin. Pag wala, dahil kompleto yung ating voltage, so wala siya sa DVI. Umilaw yan sa keyboard natin, pero wala. So display port na available natin. Wala tayong schematic nito. HDMI. Natin. Ayan, wala pa rin. So, wala. Try natin ang RFlow. Blow natin siya. Yeah, so balik tayo dun sa ating orange station. So, this is magalis na rin ah. Makabukas ko na ito ituloy. So, maraming tayong nagawa today kaya I think makabukas na. Bukas na natin ito ituloy. Itabi ko muna ito. So, wala pa rin, hindi pa rin success yung ating cleaning. So, cleaning lang naman yung ginawa natin, pero wala na tayong oras. So, kailangan naman ako pahinga. Bukas naman ang trabaho. Okay? Okay. Until now, so, ito muna. So, ngayon nga, ito muna ang ating repair. Tuloy ko, bukas ng umaga. Okay?
Okay, okay na. Nagawasan yung heat. Kasi titesting natin siya pagkatapos na pagkatapos mo wala yung init then cool down ko muna siya bago natin siya testing. Kailangan siya ma-cool down, lalagyan ko muna yung mga chips. Okay, let's wait for a while. So ayan, cool down na siya. Mala, medyo malamig na siya. Init-init pa na konti. Testingin natin siya. Lagyan ko nga ng okay lang siguro. Kahit wala. Testing muna natin. So, gumagana yun. Napagana natin yung display port. So, kailangan natin pagganahin naman ngayon ay HDMI port saka DBI port. Ito. Kasi ito yung hindi nagana. Dalawa. Ito na pagana ko na ito eh. So yan. Testingin natin. Ito ay 4GB yata ito. Testingin natin sa kabila. Bago ko siya, linisin ulit. Kasi madami pa pala itong hangpan. So, linisin natin yung plugs na tinaray natin kanina. Okay? So, muna tayo dito sa testingan. Salpa ko dyan, kunin ko lang yung pati. May pan-testing ako dito, itong TBI na ito. So, ito yung buhat ng binili ko, hindi ko pa ito natitesting eh. Natesting ko pala siya, hindi, sa mga hindi rin nagana. Hindi ko sure kung nagana itong puti na ito. Testing natin siya. Ito muna. Para malaman natin. So, wala ko pan-testing na ibang TBI na negative. 24 plus 1. So, ito kasi ay 24 plus 1. Negative siya. Wala akong pan-testing. Meron kasi akong pan-testing na DBI. 24 plus 1 siya. Ito ay 24 plus 1 lang. Yan. So, wala ako nung ibang ganito. So, try natin. Hindi ko pa ito napapagana. Hindi ko pa natitesting na gumagana. Yan. Natesting ko siya sa ibang repair kong video card. Hindi rin nagana eh. Hindi ko alam kung ito o sa ano, wala akong mapag-testingan eh nung yung negative na to. Para sa risk kasi is ano yung nire-repair ko eh 24 plus 5. Try natin ngayon kasi negative to eh. Negative ang kanyang output. Okay, salpak natin siya. So, ayan, check natin. Power on ko lang sa IBR, tapos power on. So, dapat umilaw sa ating keyboard. Ito. So, ayan, wala pang display. Pag umilaw dito, dapat magdi-display din siya dyan eh. Ayan, umilaw. So, wala pa rin display ah. Pang
So, subukan natin sa HDMI naman kasi yung DB, yung ating DP ports gumagana, 10 DP port. Let's try natin sa DP port. So, isa lang testing natin. Hindi pa tayo. Sa DP port. Okay. May display yan before sa DP port. So, dapat may display ngayon. Restart natin kasi kailangan natin siyang i-restart. Dahil nag pumasok tayo sa ano. Okay. Power on natin. Lead by DP port. DP port yung ating connection. Ayan, may display guys. Sa DP port, yung dati pa rin kahapon. So, ayan. Pasok naman tayo sa HDMI. Ayan, meron siya. Subukan ko kung gagana ito na sabay. Okay. Ayan, nagalaw. Walang display. Okay. HDMI tayo. Restart natin. Nakagilaw ko yung video card. Hindi pa kasi yung nakapix. Hindi pa nakatornilyo. So, DP port. Okay. Play. Hindi siya gumana sa display port. Galaw yata. Galaw kanina. Try natin sa HDMI. Sinaksa ko sa HDMI. Kailangan kasi minsan mag-work siya. Kailangan ay pagka-open ng Windows. Okay? Try natin HDMI. Okay, may display siya sa HDMI guys. So, ito yung display port natin. Itong isa na to. Bunutin ko muna. Ayan. So, ito yung ating display port. So, may display siya sa HDMI. Okay na, may display na. Sa HDMI. Ayan. By HDMI po yan, guys. So, ayan. HDMI siya. So, dito, wala lang pang testing sa DBI. Pero, at least, working na ang kanyang HDMI port. Ayan. Gumagana siya. Wala naman siyang alon-alon. So, working na siya. Ayan. Okay na. Tetesting ko yan. Mamaya, maya lang. Okay, may tumatawag sa akin. Magating ko lang. So, ayan. So, working na siya. Gumagana na siya, guys. DBI, saka DP4. So, may display na siya. Kiklinin na lang natin yung ating ni Repto. So, ginising ko na lang siya. Isa ayos ko na lang. Lagyan ko siya ng paste. Repaste. Lagyan natin ng paste. Lagyan natin ng paste yung kanyang GPU. Para gumana na siya ng maayos. Clean ko lang siya. Pati yung kanyang ito. Clean natin to. Tanggalin ko na itong paste nito. Bigas na ito, luma na. Lagyan natin ng bago. Lagyan natin ng bago. Tapos, cleaning ko siya muna. Tayo ng Lacquer Blue. Ko lang siya ng lahat ito.
Ang naging issue lang nito, madumi. So, medyo umangat siguro yung kanyang GPU chips na to. Ito, chips na to. Dahil sa karumihan niya. So, sumuko na siya. Kailangan natin uling paganahin yung ano, na padikitin natin doon sa kanyang yung rebooling niya, yung pinaka ano niya, inang. Kailangan natin padikitin doon sa board. Yan, para mag-work sali siya. Nag-loss connection siya sa ano natin sa mga board. So, yung supply natin ng memory, okay naman siya lahat eh. Kapag testing natin siya kahapon, so okay siya. May supply lahat ng memory natin. So, wala tayong missing bolts. 1.8. 1.5. Supply ng memory. Tapos, yung ating VRAM. May output tayo na 0.8. So, yun dapat yung nawawala. Yun yung mahalaga. Sa output kasi yun sara sa display. Yun, may mga supply tayong hindi nababasa ng tester kagaya ng this signal. Yan, yun yung wala sa atin. Wala pa tayong oscilloscope. Yan. At least working na siya. Magana na ulit at ng repair. So, shi-ship back na natin sa ating customer from sa Makati. So, dumating sa atin to ay Linggo. So, ngayon ay finish day ba ngayon? Saturday, ilang days sa atin. Linggo ba dumating to? Ah, Webis pala. So, Webis dumating sa atin to. So, tumagal lang sa atin ng bali ngayon ay Saturday. So, ano lang, 2 days lang sa atin. Tapos na-repair na natin. Bali, may mga kasabay siyang ano to? 5 magkakasabay. So, mabilis yung ating repair. Within 2 days. Yeah, so tuyo na siya. Titestingin ko na lang ito ng matagalan bago ship pack. After that, ship pack natin. Oh, ang mahalaga niya may display na eh. Nakita na natin yung result. The problem is solved. Okay? Ayan, lagyan na natin ng ito pa pala. Inisip ko pa pala ito. Inisip natin yung pan. Maganda sa ating customer. Sama na yan sa binayaran sa atin. Okay. Ito may show. Nalagay, binising ko lang sa trash natin. So, yan. Balikan natin to. Baliktara naman tayo. Position nito, ganito. So, ganyan yung position. At position natin ay ganito. Okay. Natin. Pitan. Okay. So, rapist na tayo. So, patang paglalagay guys. Ganito lang. Isang patak lang sa gitna.
Yan. Okay na yan. May sobra pa. Okay na yan guys. Kaunti lang ganyan. Tapos, position natin. Ganyan yung position. Lagyan na natin ito dito. Okay. Ganitong position nito. Cleaning na natin siya. Eh, bago lumapat ang paste, kailangan ng share bowl sa butas. So, yan. Share bowl na sa butas. Balik na natin ito. Strip na yung mga tornilyo eh. Kaya umiiko tuloy. Okay. Position. Position na siya. Ay, nakalimutan natin to. Babalik natin yan. Kailangan ibalik ang lahat. Kita anuwali. Okay, ikpit na. Okay, ikpit na. Okay, dito naman. Lagay natin yung cover dito. Video na ako ah. So ayan guys, may taga video na tayo. Ligpitan ko lang siya. Ayan, ligpitan na natin. Tapos dito, may last tayong tornilyo. Malaki. Malaki yung ating kailangan screwdriver. So, already done. Okay, okay na tayo. Ship back na natin to papunta ng Pasig. Siyempre, bago ko ship back, titesting ko muna yan ng matagalan. Pero at least, sige, Makati pala to. Oo, Makati. So, ayan na guys. Okay na yung ating repair. So, may display na yan. Malaga dyan ay nagkaroon na ang display. Testing na lang, pang matagalan. Okay na siya. Solved na issue. Okay. Hanggang dito na lang ating pagre-repair. So, I hope nakatulong sa inyo. Lalo na sa mga baguhan. So, ang lahat, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Hanggang sa muli. Bye-bye.